Naratipikahan na sa Senado at Kamara ang 2019 National Budget. Pero ilang mambabatas ang hindi pumirma sa panukalang pondo dahil sa issue ng umano'y pork barrel. Balitang hatid ni Ivan Maylina. Makalipas sa mahigit isang buwang sumbata ng Senado at Kamara sa mga isiningit sa National Budget, nagkasundo na sila sa pinag-isang bersyon ng 2019 General Appropriations Bill. Finally, we are honored to present a version of the budget that is pro-poor, pro-development, pro-inclusive and sustainable development. Pero si Senador Franklin Rilon, hindi pumirma sa budget. It's like signing a blank check. We did not have time to scrutinize. Number two, the pork barrel is still there. Based on the decision of the Supreme Court, I don't think you can call it pork. What I know is that everyone can make amendments. Ang chairman naman ng House contingent na si Congressman Rolando Andaya, tila inaabangan na ang pagvito o pagbasura ng Pangulo sa ilang mga probisyon ng budget na bahagi ng mga tinatawag na insertions o singit sa budget. We are looking at how it will be implemented. We say so many nice things on what is in the books, but will it really happen? Will it really be a people's budget? Will it be really shared for all the sectors that we envision? Which, in my opinion, at this point in time, I doubt it. We eagerly await the veto message, and then we will take it from there. Bago ito, sinabi ni Senador Panfilo Lacson na irerekomenda niya sa Pangulo ang pag-veto sa pork barrel ng mga senador at kongresista na idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema. Certainly, the President has the power to exercise his line item veto. As he has previously done in past budgets, and obviously if there is anything illegal or irregular there, then the President will know what to do. Ilan sa ipinagmamalaki ng 2019 budget ang mas malaking pondo para sa kalusugan, edukasyon, alawan sa mga polis at guro, at iba pang basic social services. Ivan Mayrina, GMA News.